Sige lang, ala sige. Huling habog na kayo. Kung nang pag-abot sa malay, tulog na lang. Wala nang kanso kayo. At kung nang kayo, makahabot ang tatlong oras o patlong oras. Pero abot na rin sa simba, itkay na nila kung pwede na. Nung abot ang church kung pwede na, kanang doon na mong amen. Last point na si pastor, para. 10 minutes na lang. Hindi ka maka-expect ng change. Hindi ka maka-expect ng spiritual growth kung hindi ka higit. Hindi ka mayroon na consistent sa pag-attend sa simbahan. Ayaw expect ng pagiging superman kung wala ka. Nag-graduate ka ba ng college kung wala ka ng high school? Nag-addong ka ba sa elementary kung wala ka ng kinder? Kinaanggan na ito. Now, ang change mo abot, pag ikaw ay consistent. Ngayon, sa kadugay mo na na-attend, makawagay ako, walang gradual changes, wala man lang nakitaan, it's 10 years ka naman, Kristumano. Wala doon makita. Delikado ka. You have Christianity, but without Christ and without changes. Ngalan lang ang Christianismo kanino. At wala ko rin ginagamit para makasakit. Ginagamit ko rin ang mga punto para makahigmat. At ano, diba sinagdaho mo at wala ko sisihin pag-abot sa panahon, kaya nasumpit ang damo. Amen. Dagang mga tao, ayaw, di na damo, musunod sa ila, ipakita na ito na lahit na dagaro, na di ang nagdalaan ng reliyo na sa una na walang hindi lang bakbak lang na bahalang na religyoso ka, pero naaragyan kong mga bisyo na ito, walang kausapan, ang Kristo na nga sa baba, pero walang kausapan, biyaan na lang na ito, bako na takaw na ka ng Kristo. Amen, amen. Number 6. A man who is trying to get a passport without birth certificate is a man having faith without proofs. May katuko pero walang bunga. May bunga ka ba? Lesson na itong solwinin. I hope kumanin amin na lesson na kay one month ka ba rin. You still have two more Sundays. I hope punta at kung wala ka rin nakapangdaw kong kalab. Mutry na pag-witness. Amen. Ebidensya na ang katuo mo buhit. Kahit pwede may katuo ka, pero dili buhit, patay ka na matatuo. Meaning, dili ka real, dili inungod ang kaluwasan mo. Inumdumi ang yawa, nagatuukod. James chapter number 2. Verse number 17, even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. Why, sabi niya sa verse 19, thou believest that there is one God, thou doest well. Natuo ka man sa Diyos. Tanang na tao niyo, natuo ka ba may Diyos? Yes. Natuo Diyos. So, natuo ka may Diyos, but that is not salvation. Amen. Natuo ka may Diyos, that's aber knowledge. May knowledge ka, may nag-exist ka Diyos. Pero hindi, wala ka relasyon ka niya. Kahit mo pa niya, thou believest that there is one God of who is well. The devil also believed and trembled. Ang tanong, luwas ba ang yawa? Hindi. And no. Ba't mas grabe pa ang pato sa yawa kung para sa ato? Kahit kita, kung nagtukutaw, wala kang kagatimbol. Kahit yawa, pero di ba magtuuhan? Pero din siya luhas. Ang punto inani, unsa makagtuo na ara, in the book of James, duwa ka klaseng magtuo. Pagtuo na buhi, na resulta na may bunga, may words na makita. At yung wala ko na tuto, na ang kaluwasan is faith plus words.
Amen. Pero ang katuo-tuo ng patay, tuo-tuo ra, sa mga sa iingon sa Bible, nangyawang nagatuo, pero walang relasyon sa Diyos. Walang bunga na mahalo. Upang sa labo, kasi nagdahog na, kaya tuo na mo. Sabi niya sa Bible, kanagan mo, there is one God. It's only a mere knowledge. Kaya pumunta ko binagay na pagtuo nga may Diyos. Pag wala nagtuo nga si Kristo ang naluluwas, wala nagtuo nga si Kristo ang Lord sa pinamuhin mo. So, faith without roots. Now, paano kinahanda ng roots? Para una, napatutan na ang pagtuo mo buhi. You have a living faith. Amen. Ikatuwa, nakawala ko sa Matthew 7. Ano kinahanglan makita ebidensya? Pag nakaka sa korte, total ang ating lesson, ang title sa atong mensahe karon, are you trying to get a passport without birth certificate? Pag nag-apply ka ng passport, una pakitaan ka ang birth certificate. Karong gano'n, during our time, muna ko na po ang passport, hindi na kinahanglan ipa. Authenticate. Pwede na yung nakuha ko lang sa munisipyo. Kaya di pa authenticate ko ka at ko ka pag Manila or apply ka sa UNESCO para ma-authenticate ko na hadagan ka nila bago ka talagang genuine. May ganang mga fake ka ron. Nago tinanggan ang approach na to to authenticate our salvation. Amen. Pamatungan itinig siya na tinungod ng buwas. Kay daman ang tao na nag-profess na meron, halos ka na 90% sa tao, nag-atoko man. Pero anong ilhanan, anong diferensya? Ang ebidensya. Kung sa ebidensya sa tinungod, na kubil na bakto ang roots din mo. Amen. Matthew chapter 7. Matthew chapter number 7. Beware, verse 15, beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. So mga false might be king. Now verse 16, ye shall know them by the fruits. Namukin ang lalang katuo, aside sabi ni James, para magpatungan na huwili ang atong katuo, ano kinanggan ng bunga para mailhan sa tao kung unsa ka. Kung ang bunga mo, maingo nga ito, mula din Kristuhan mo, maulad yan ng kinabuhin mo, kung sa man ang justification ng tao, agilin na tumas. Because by your fruits is unknown. Or by your fruits is unknown. So, siyang bunga sa Kristianismo. Kung yung kabuhay man ato pagtuo, Pastor, walang dibate nila ang pinakaparometer, ang pinakabasinan sa atong pagtuo ay ang buhang fruits na. Amen. Sa ayaw at sa gusto mo, bahala ka sa formula mo, pero ang pinakabasinan, ang justifying factor na kung mahinhan ka na tinungod ang pagtuo mo mabuhi, by your what? Faith, ye shall know him. By your fruits, ye shall know them. Nagbunga ba ang inyong pagtuo? Buhin ba ka ng pagtuo? Aside na may kausapan ka, aside na Bible ang inyong basihanan, aside na na-process mo yun si Kristo, hindi lang profession, aside na real ang Savior mo na si Kristo, ipakita na ang inyong pagtuo may bunga. Amen. Now, pag sinabi natin bunga, hindi lang na nagsimba naman ko, Pastor. Ha? Naghatag man ko. Those are good words na dapat tinungoni mo. Ang bunga mo din ang pasalote rin. Gigamit ang tree. Kung siya man ang bunga ng mangga. Mangga. Bayakas. Mangga. Amen. Bunga ng lansones. Lansones. Bunga ng grapes. Grapes. Bunga ng Kristuhano. Men. So makapasa ka ba? May naa ka na ba ng witnessan? May naa ka na ba ng dala sa Ginoo? May naa na ba bunga na
So kinahanglan kung si Sabo na ito, kailangan ang Kristyanismo karoon na pwede ako mag-uol ko mga ito. Naanap na sa huling araw na ang Ginoo kapatungkong sa sitwasyon na ito karoon sa last days bago mabalik ang Ginoo. We are in the parable of the net. Kung sa parable of the net, nung ilagi labay ang lambat, nakakuha sila. Kung saan ibuhat nila na yun, ipinilin nila, nilabay ang pili na pili, nilabay. God is now polishing Christianity. Isa ka ba sa ilabay o isa ka ba sa naan ang kabilin sa net? Basi Baptist ka. Kaya wala makita ni Tito ato na natunan. Hindi makita ni sa kinabuhin. Ako mag-uol ko, usgol ko. Kaya nasayaman ko sa inyong hago, simbaga mo, hakat mo, etc. Pero basing may big part of Christianism. Bibig mo, we are trying to get a passport without birth certificate. We are not born again. Ikaw ba? Last but not the least, a man who's trying to get a pastor without birth certificate has heaven without hell. May langit pero wala. Wala katabang, walang what? Wala siyang somebody to help him to go there. Dali mo yun, palangin ko. One time, a witness ko sa mga bayo. In the spirit of love, he was lying on that. Tinanggan mo sa mo kay ang langit kaya o sa kalungar ng righteousness. Walang nang sala doon. Igitubag ba naman ako? Eh, sige kaso. Hindi kami kasunod sa langit. Maghimo kami lahat-lahat. Huwag mo daw sa nagdaing langit niya. Bakit lang na, makaibong ka ba? Kung makain mo, makain, dear God. Amen? Kung God can make heaven as heaven. So may help ka ba ato dito na ninkamal ka sa iyong kagaling? Do you have somebody helping you to go there? May kulay ka ba? May nakabang dalan? May nakabang nagdapat ka rin yung mga ato dito? Dahil mga tao na gusto makabot sa langit pero wala nangitang kalabang. You cannot go to heaven without the help of God. Amen. John 14, verse number 6. The lives of people, the lives of the citizens. Para maakwala ng kapitso ng ako mo, tulad si kita, ha? Nandito ka na sudad, pero dagkanang nag-isod ka halos di makakala. Ipamarong pa nila ng chapel ng 15 million biya sa isang mini kalungsod na wala paglangit sila ng kalung kung kung saan ang nauna. Ang sinipasihan nila ang nauna, yung isa sa nauna ni kalungsod, yung basketbolist. Walang nakakuha ko sa nauna. Hindi na may konsep lang sa may nila, hindi mo sila. Huwag kami ba doon, tapos maunang nila. Hataga ng million. Kaya nga lang, ang tao ng